Marami pong nasampulan sa unang araw ng pagpapatupad ng no window hours ng number coding sa EDSA at C5. Ang ilang nakalusot at hindi natiketa ng mga otoridad, huli naman sa CCTV kaya padadalhan pa rin ang ticket. E lumuwag naman kaya ang daloy ng trapiko? Yan ang gusto ko malaman. At yan ang tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, tungkol dyan sa katanungan mo yan, kung MMDA daw ang tatanungin, 10 minuto raw ang ibinilis sa daloy ng trapiko dito sa EDSA. Hindi nga ho, ganito nga ho, kasi nga bawal ho kaming hihihihor dito sa... Kaya nga, yung lisensya... Ang gawin po natin, dito lang po yung opisina, pasunurin nyo na lang po yung isang opisyal nyo. Kasi kung binigay mo yung lisensya, tapos na nakatikit, alis na kayo! Hindi lang sa paninikit, kundi pati sa pakikipagtalo, napasabak ang mga taga MMDA at HPG sa implementasyon ng No Window Hours Policy kanina. Pati armored vehicle, basta't coding, dali. Yes, sir, walang naka-inform sa amin, sir, kaya hindi namin alam, sir. Walang nakatawag sa amin, sir. Hindi, dapat malalaman na kasi may balita tayo. Lisensya muna, sir. Yung iba, may ipinapakita pang ID. Kinoconsidered lang po itong ganitong ano natin, sir, kung yung driver po ang nagmamaneho. Hindi po kayo. Hindi. Kaya dapat po, si sir po ang magmamaneho ng sasakyan. Kapansin-pansing marami sa mga nakuna namin na tikitan ay mga doktor. Alam ko yung doktor exempted. Ah, I'm surprised nga na hindi pala exempted ng doktor. Kasi isa lang po yung kotse ko po eh. May importante kailangan? Kasi ano po siya sa cardinal po sir, medical doctor din po siya. Ako dentist po, kaya atid ko lang po siya. Hindi porque doctor accepted na sana. Hindi siya accepted. Pero kung noong dry run, may git 400 ang nasita. Sa buong maghapon kanina, umabot lang sa 96 ang nahuli. Yung traffic naman nakita natin na gumaan, ano? I mean, madami nagsabi sa amin gumaan. Kaya sa pulong ng Metro Manila Council, napagpasyahang sa susunod na linggo ay i-extend ang papapatupad ng number coding mula hanggang 7 PM, gagawing hanggang 8 PM. Dadagdagan din ang mga sakop na lugar. Kadamihan nito would be the circumferential roads and the radial roads that are the national roads. Samantala, Vicky, ayon naman kay Elvira Medina ng National Center for Commuter Safety and Protection, Peruwisyo raw ang idinulot ng nasabing no window hours policy sa ilang mga mamamayan, no, particular yung mga umaasa sa mga masasabayan lang o nakikiangkas lamang. Anya, hindi raw sapat ang ilang minutong pagbilis sa daloy ng trapiko. Sana raw ay mapag-aralan pa ito muli ng gusto. Vicky? Oscar, ikaw yung mga driver, ikaw yung mga doktor, no, hindi exempted. Sino yung exempted? Well, as of the moment, Vicky, according sa MMDA, particular kay GM Orbos, tangi yung mga red plate lamang ng government ang exempted. Mm-hmm. Wala raw, there's no such thing as automatic exemption daw kung may pangangailangan daw talaga na ma-exempt ka dito sa number coding, kailangan mo daw yan i-apply sa MMDA at sasalain daw nilang mabuti, pag-aaralan nila kung dapat nga bang mabigyan ng exemption. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.